So, dalawa lang yan eh. Kung wala kayong ginagawa, talagang wala mangyari. So, pag mayroon kayong ginagawa, dalawa pa rin ang abangan nyo. Pwede kayong mag-fail, pero may chance kayong magiging successful. Kaysa hindi kayo nagsimula, talagang paano kayo maging successful? Hindi kayo nagsimula dahil natatakot kayo mag-fail. Wala guys, walang mangyari sa inyo kung ganyan yung ano yung attitude nyo. So, New Year na ngayon, magiging ano tayo guys, magiging wise tayo sa taon na ito para kahit sa ganitong pagkakataon na mayroong pandemya, babangon pa rin tayo. Hello po sa inyong lahat mga kapatid, lalo na sa ating mga OFW. Kumusta na po kayo? At ngayon ay January 17, ito pa yung first vlog natin at medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog mga kapatid dahil busy for the past holidays. May Christmas, New Year, and then sa makalipas na maaraw, may karoon tayo ng outing together with our employees. Busy nga, kaya medyo matagal na tayong hindi nakapag-vlog. Meron naman tayong kunting vlog doon, greetings, pero hindi pa about sa ating negosyo. So ngayon, as I said with my post week, gagawa tayo ng pasabog. Kumbaga, yung first vlog natin ay about paano magiging juicy ang ating digital manok guys. Dahil alam ko marami dyan ng ano, nangangapa pa sa negosyo, marami pang nagtatanong kung paano magiging juicy ang ating digital manok. So yan ang ating magiging topic sa ating first vlog. Bago ang lahat, i-greet ko muna kayo ngayon nandito kayo sa mabuting kalusugan at sana po this year will be another prosperous year dahil like the other year, kahit may pandemic ay ang ating industriya sa negosyo ulit yung manok ay medyo okay, di ba? Naramdaman nyo naman yon. Kahit yung ibang mga negosyo ay nagsasarado pero ang ating negosyo po ay patuloy pa rin na nabubuhay. So in fact, mas gumaganda pa nga. So this year, we are hoping that magiging mabuti pa rin. Pero ito na nga, first month pa lang of the year, medyo mahal na ang manok. So huwag kayong magtaka guys, ganyan talaga. And then, this is first ever pa nangyari na mahal ang mga pass-on. Or pass-on guys, yung sinasabihin ko sabihin is, yung galing talaga ng distributor direct sa atin. Tayo mga retailer, bumibili, tapos mahal na. Dito nga ngayon sa Cebu ay umabot ng 145 to 155 yung ano, pass on pa lang yan ha. So unlike previous years na pinaka na ano ko lang, natandaan ko lang 135 yung pinaka taas na presyo. But this year, ito January pa nga as I expected na bumaba. Hindi nga nangyari guys dahil ito nga sa tingin ko, sa reading ko sa ano, nagka-cutback yung mga integrators. Kakatbak guys, ibig sabihin ko konti lang yung production nilang ginagawa, no? kinukunan nila yung breeder nila, so pinakunti yung itlog, kunti yung check-in nila sa poultry, kaya ito yung nangyari, medyo shortage tayo dahil nga kukunti ang manok. Ganun din naman, ganun pa rin naman ang demand, pero kukunti na lang manok, syempre yun, the law of supply and demand, kukunti lang ang supply. Ito na ngayon, medyo tumaas yung presyo, kulang talaga. So, ganun din naman na magdagdag na rin sila ng ano, dahil pag palaging ganito, so kulang din sila kita mga integrators. So, siyempre, dadagdag din naman sila ulit ng production para makita din sila. Sa ganito naman, mahal naman yung presyo, pero production nila ay kukunti lang, so kunti lang rin ang kita nila. So, bumabawi lang sila dahil last year, guys, napakababa talaga ng presyo nung nagsimula ng pandemic. Sumadsad yung presyo ng live chicken at saka dress chicken. So, luging-lugi sila noon hanggang October to November yata. So, bumabawi sila noong December pa lang hanggang this month. So, bumabawi nga sila pero kukunti lang naman yung production nila. So, ganun guys, law of supply and demand. Okay, so sa plano natin this year, kukumustahin ko nga pala yung mga nagiging partners natin. No, last year, so kahit ilang buwan pa lang tayo nagsimula sa ating pag-share nating business guys, meron na rin tayong ilan na natutulungan at alam ko dyan, marami kayo dyan sa subscribers ko, umabot na tayo ng 11,000, maraming salamat po sa inyong lahat at dahil sa inyo ay lumalaki na po tayo, ibig sabihin gusto nyo ang ating programa, so patuloy tayo, tutulong tayo sa mga gustong magnegosyo lalong-lalo na sa ating mga OFW, maraming nag-inquire sa atin
Tuloy lang kayo guys, tutulungan ko kayo. Mag-inquire lang tayo sa akin, Food Daddy TV. Patuloy natin na gagawin natin negosyo this year. Nagsisimula pa lang tayo guys ha. Last year, mga last quarter lang tayo nakapag take off. Maraming nag-inquire the last quarter na. Hindi naman natatapos ang negosyo sa December guys eh. So this year, first month pa lang tayo, marami na rin nag-inquire. Mayroon na rin nag-o-order. So promise ko sa inyo guys, you are in the right track sa negosyo natin. Iba yung ano natin guys ha, iba yung negosyo natin dito dahil tinuturo ko lang lahat. Then mayroon pa rin support sa tutorials at sa ating mga consultation at saka yung... Ibig ko sabihin guys, kung mag-avail kayo sa ating business ay you have my full support and mentoring support. Whole years mentoring support. Tutulungan ko kayo guys kung dito kayo nagsimula sa akin. So, may iba dyan na nagmimilit na mag-negosyo ng lechon manok pero wala naman silang negosyo na lechon manok. So, paano mo yan, paano ka makatulong kung nandoon ka lang, kumukuha ka lang ng mga content tapos hindi ka naman mismo nag-negosyo ng lechon manok. So, paano mo naman maituro sa mga gusto mong negosyo kung nandoon ka lang kumukuha ng mga content. Ito sa atin guys, ito ay based talaga sa ating experience. We are almost 12 years sa negosyong ito. So, gusto ko rin i-share na ito dahil medyo matagal na rin tayo. So, anahin ko pa kung nandito lang sa akin. So, gusto ko i-share ito sa ating kababayan. Lalong-lalo na sa mga nagbubalak na mag-negosyo ng lechon manok. So, as I said, so, pinapadali natin guys ang ating negosyo dito. Mayroon tayong step-by-step para makapagsimula, lalong-lalo na sa mga kinukulang pa lang ng mga pundo or financial. So mayroon tayong first step para makapagsimula kayo sa kunting ano lang. Then second step, mayroon din tayong mga package guys para makapagsimula kayo. Mayroon tayong ano guys, kumaga yung maliit, tapos mayroon tayong gusto kayo magkaroon kayo ng tatlong branches, maramihan. So pwedeng-pwede guys kasi yung negosyo naman natin as makikita nyo, marami ng mga negosyo na lumalaki katulad sa negosyo natin. So, yun ang magiging nating mga idol. Sila rin ang magiging nating mga example. Yung mga malaking mga kumpanya dyan. So, nag-start nyo naman ang iba dyan sa maliit eh. So, tayo, mga maliliit lang tayo. So, someday, we'll grow as big. Basta, patuloy lang tayong magsisikap para sa negosyo. Dahil mayroon tayong mga sistema na talagang kaya natin lumalaki. Mayroon tayong masarap na proven na timpla na kaya nating i-spread nationwide dahil marami na rin nakapreciate sa ating timpla dyan sa Northern Luzon, Southern Luzon, besides Amidment at Mindanao. Ilan pa lang yan pero I know they are satisfied with our injecting solutions guys. So yung mga hindi pa nag-avail, mag-avail na kayo. Huwag na kayong mag-alanganin pa. Huwag na kayong mag-dududa pa. Ito po si Food Daddy. Nandiyan lang number ko, kukunin nyo. Kontakin nyo ako kung gusto nyo matulungan sa negosyong ito. Handa po tayo maglingkod kasi gusto po natin na makatulong sa ating mga kababayan. Imagine guys ha, sa buong Pilipinas, mayroon tayong 1,400 plus na municipalities. 400 plus na cities. Imagine that is almost 2,000 guys na municipalities including the city. So, wala pa lang tayo, 0% pa lang, 0.1% pa lang tayo na naka-avail, natutulungan. So kahit naman lang isang litsunan bawat municipality, so ang dami pa nating gusto matulungan. So kayong mga nagtabay pa lang, nag-wait and see pa, kailan nyo pa simulan? As I said, walang mangyayari guys kung hindi pagsimulan nyo negosyo. Dalawa lang yan eh. Kung wala kayong ginagawa, talagang wala mangyari. O pag mayroon kayong ginagawa, dalawa pa rin ang abangan nyo. Pwede kayong mag-fail, pero may chance kayong magiging successful. Kaysa hindi kayo nagsimula, talagang paano kayo maging successful? Hindi kayo nagsimula dahil natatakot kayo mag-fail. Wala guys, walang mangyari sa inyo kung ganyan yung yung attitude nyo. So, New Year na ngayon, magiging tayo guys, magiging wise tayo sa taon na ito para kahit sa ganitong pagkakataon na mayroong pandemya, bubangon pa.
Okay, so bago simulan natin guys, i-share ko lang sa inyo yung ating ginagamit na injector guys noong December. Ito yung nagpapadali sa ano natin, sa trabaho natin. Kasi mayroon kasing nakita ko sa video guys na hindi niya alam kung paano ginagamit. Tapos sinasabi lang niya na palpak daw yung injector natin. So, pakita ko sa inyo na hindi ito palpak guys. Ito ay nag-work, ginagamit ito natin. At meron kasi nagsasabing palpak, kinumpanya pa niyang hindi na raw tangkilikin yung ano, produkto natin. Totally guys, hindi ko naman ito binibinta. Sinishare ko lang ito eh. Binibigay ko lang ito sa gustong bumibili. Wala, hindi ako nagtitinda dito guys. Sinishare ko lang yung anong ginagamit natin sa business ko para din ma-share sa inyo. Ito yung proof, ito kasi yung sinasabi ko sa inyo guys. Yung business ko talaga, gusto ko ipaduplicate sa inyo. Kaya kung anong mayroon ako, i-share ko sa inyo. So, hindi ko naman binibintahan kayo na pipilitin kayong bibili. So, kung ano lang ang mayroon ako, i-share ko sa inyo guys para makatulong din sa negosyo nyo. Mayroon kasi nagsabi na palpak daw yung pinipresent kong ano, injector. So, titingnan nyo guys dahil ipapakita ko sa inyo dito ngayon. Okay? Mamaya, pag after that, continue tayo sa ating subject na paano magiging juicy ang ating lechon manok. Okay? Titingnan nyo muna guys. Ito yung dumating na, as I said, yung injector na auto-refill na bigay sa akin ng aking anak na si Kim Galolo. So, ito yun guys. Ipapakita ko sa inyo dahil mayroon akong nakita doon sa video. Hindi niya nagamit guys. Malfunction daw. At nagsabi siyang huwag daw gamitin. Iwan ko kung paano niya ginamit. Bakit di niya nakuha. Iwan ko kung ano. Pero sa amin, ito, ipakita ko sa inyo guys na ito yung nakatulong sa amin noong December dahil sa kalakasan, mabilis ang ating trabaho dahil ito ay automatic guys. So, titingnan nyo guys na mayroon akong video doon sa processing natin na ginagamit. Ipapakita ko rin dito sa inyo kung ito bago kasi ito guys eh. Kuha ko ng bago kasi mayroon tayong dumarating na isang box. Marami ito. So, yung mga nag-orders, mag-PM na kayo dahil ibibigay ko na ito isa-isa sa inyo. Sa makauna lang, ibibigay ko na. Mayroon na tayong nare-release na konting naiwan. Ibibigay ko ito sa mga mauuna lang. Okay, so pakita ko sa inyo guys na epektibo talaga. Hindi katulad sa sinabi dyan sa ang nag-unbox na palpak daw. Okay, pakita ko sa inyo guys. Ganito lang oh. So ito ha, ito yung bago. So mayroon siyang hose. Kinukonnect na natin guys. Mayroon na siyang hose. Pakita kayo, close up ko lang yung video. So ito yung guys, ito yung solution natin, ito yung timpla natin. So ililipat natin to dito sa isang glass, okay? So ito puno ito guys. Ililipat natin to. So hindi naman pwedeng i-spray ko diyan sa harapan, di ba? So kumakalat dito ko ilagay sa baso, sa isang baso na ano, dito. So titingnan niyo guys ha. Mapupuno 'yan dahil ililipat ko dito, tingnan niyo. So nag-absorb siya oh. Titingnan nyo guys. Automatic siya nagre-refill, di ba? Oh. Dito, titingnan nyo dito. Ayan. Automatic siya nagre-refill, oh. So 10 ml yan guys, yung binibigay niya, oh. Titingnan nyo dito sa kabila. Oh. So nag-inabsorb niya guys, di ba? So anong bakit sasabihin nilang depende siguro baka piki yung nabili niya guys dahil itong nabili natin ay original ito ha. Matibay ito dahil proving ko ito na ginagamit ko rin namin eh. So depende rin sa paggamit kahit anong tibay kung ras kayo gumagamit so ano pero ito ginagamit ko lang kung madali at saka kung marami yung ini-inject ka namin lalo na nung Pasko at New Year. So ito yung ginagamit ko pero sa panahon ng ano kukunti lang. Hindi ko pinatago ko muna. Di ba guys, tingnan nyo. Ayan o. Bilisan natin ha. Ayan o. Ayan o. Dali lang napuno. So, ibig sabihin, nagpapunction siya. Di ba? So, papakita ko sa inyo ang ating doon sa processing kung paano ito nagagamit natin. Di ba? Ayan guys. Wow.
Yun. So, yun lang, di ba? Napupuno na. So, yun guys, ipinapakita ko lang sa inyo dahil yung mga nag-order, eh, baka din nyo alam. Tatawag na kayo sa akin yung hindi nyo nakuha kung paano ginagamit. Actually, mayroon tayong kunting ano dito kasi hindi kumpleto yung ano nila eh. Yung package nila. So, mayroon na akong dinagdag na needle na para dito sa ano, para nagiging efficient yung production natin. So, papakita ko sa inyo mamaya while nag-usap tayo dito, papakita ko rin sa inyo ang ating mga short clips doon sa processing natin kung paano ito ginagamit. Okay? So, balik tayo doon sa main topic guys, ating sinasabi na paano magiging juicy ang ating lechon manok. So, wala tayong ano guys, wala tayong ngayong demonstration kung paano niluluto. Churi muna tayo para mas makuha nyo kaagad kasi iba yung magluluto tayo. Madali lang naman yun eh. So, ngayon, churi muna tayo at ano ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo kung paano magiging juicy. At titingnan nyo kung paano ito lulutuin na magiging juicy doon sa channel ni Madam Rax. Abangan nyo guys. At itong ating vlog ngayon, medyo kukulangin pa ito dahil masyadong kukunti kasi yung vlog guys. Kaya I prefer to have a live talaga doon ako ang discuss para masyadong mahaba. Kasi minsan kasi yung tagal mag-edit. So, ito ngayon, ano lang ito, churi. Tapos kung gusto nyo yung actual na vlog, pagluluto, doon tayo sa panoorin natin doon sa channel ni Madam Rax. Doon natin i-discuss, doon natin i-kita kung paano niluluto. So, number one guys, balikan natin, magiging juicy yan ang ating manok talaga dahil number one, yung manok talaga ay 70% is composed of water. Like human being, we are composed of 70% water. So, meron na talagang juice ang manok. Composed lang yan sa mga laman niya. So, kung lulutuin mo yan, siyempre, mayroon na siyang kukunting tubig, mayroon na siyang juicy, but mawala yan kung mali ang inyong pagluluto, lalo na kung masyadong mainit, masyadong matagal, so talagang magiging ano yan, magiging dry ang inyong lechon manok. So number one, gagawin natin ay tamang oras sa pagluluto. So ano bang tamang oras sa pagluluto ng lechon manok? So number one, so 45 minutes to 1 hour. So ano ba naman ang tamang temperature ng pagluluto? Tama lang guys, huwaging masyadong mainit kasi pag masyadong mainit, yun ang naka-dehydrate ng ating manok and then maagang maluto. Pag maagang maluto guys, ang inyong manok ay magiging parang may dugo pa sa dalim. Halimbawa, maluluto yan in 30 minutes. Ano mangyari pag naluluto yan in 30 minutes? Malamang dahil na earlier siya naluluto, possibly ano siya, sunog or sa ilalim mayroon pang dugo, di ba? So, tamang oras sa pagluluto is 45 to 1 hour sa ano guys, sa uling. Uling yung pag-uusapan natin ngayon ha. So, yun ang tamang oras. So, yan, number one factors na magiging juicy yung manok nyo. Number two, kung ang inyong lechon manok ay ang ginagamit nyo ay dry rub lang, huwag kayong ma-expect na masyadong ano yan, juicy. Yung juice niya dyan ay yung juice lang galing sa kanyang katawan. Ordinary lang na ganyang na-extract sa pagluluto galing sa katawan niya. Huwag kayong mag-expect na magiging juicy yan. Masarap yan, lalo lang gumagamit sa dry rub. Masarap na yan kasi ayun nga, tumatalab din naman yung ano, yung timpla. Pero huwag kayong i-expect na juicy siya. So, kunting juice lang yan. So, paano pa talaga magiging juicy ang ating manok? So, sa katulad sa atin guys, ang ginagawa natin ay injecting solutions. Sa akin lang ha, sa ating lechon guys, sa Don Ricardo's injecting solution guys. So, nag-i-inject tayo ng solution sa ating manok. So, kung ang manok na wala ng inject solution, mag-juicy na siya, how much more kung ito ay ini-inject na? So, juicy talaga, tapos tamang-tama ang pagluto nyo, walang rason na hindi magiging juicy guys. Saan naman papunta ang inyong ini-inject? Diba? So, yan, juicy talaga ang manok. So, ano pa bang ibang mga, ano pa bang ibang paraan? Ano pala guys, yung mga
type ng pagmamarinate. Tatlong type sa pagmamarinate, guys. Yung ordinary marination lang, sinasubmerge ang mga manok, buong manok, doon sa container. Halimbawa lang, pagmaramihan na, mayroon na kayong 100 pirasong manok. So, imamarinate nyo, guys. Yung iba, paraan dyan, nilalagay nyo sa tub or yung empty freezer. Doon nilagay lang lahat na manok and then ibubuhos nyo na yung timpla. So, kung anong yung timpla man doon, so, malamang, super, ano yun, costly. Dahil imagine, sinasubmerge nyo lahat na mga manok. Kasi paano mo yung marinate kung ang ano mo ay ano, hindi nakatalab, hindi naka-submerge yung manok, di ba? So, except sa dry rub. So, dry rub siya yung number one na paraan ng ano, pag-marinate. So, dry rub lang yun, ha? Pero, tumatalab din yan, guys. Pero, hindi gaano. Yung iba, gumagamit ng solution, as I said, yung nilagay sa container or mga empty tub or empty freezer, doon nilalagay yung manok at sinasubmerge sila sa timpla nila. So, costly yan, guys, dahil imagine, 100 na manok, 10 lang, ha? Ilang, ano yan, ilang liquid na yung ibubuhos doon para tatalab ang inyong timpla. At saka yung, kung alanganin ang inyong timpla, hindi siya concentrated, paano yung tatalab doon sa loob ng manok? So, magiging half-baked yung manok nyo, kung half yung timpla ng inyong lechon. So, huwag kayong ma-expect na masarap yan kung kukulangin nyo sa timpla yan. Dahil namarinate mo yan o sinasubmerge mo yan sa ano eh, sa container. So ang ibang paraan, guys, nilalagay nila doon sa plastic cellophane. Sampu-sampu lang, sampu-sampuan, minamarinate nila, dry rub nila, tapos lagyan nila ng ano, yung solution. Nilagay nila sa plastic, tapos nilagay doon sa freezer so, o sa chiller. So, pinabaliktad-baliktad nila, yun ang pangatlong paraan. Yung ibang paraan, guys, yung iba, traditional pa rin ang tawag nito, yung tinatumbler. Tinatumbler na, guys. Yung manok, nilagay doon sa ano, sa tumbler na pinabacuum nila, guys. Tapos, lagyan ng powder. So, tinatumbler yung manok doon, buong manok. Tapos, pinapump yung ano, hangin. So, syempre, yung manok, ano, parang na-reduce siya, guys. Tapos, pag release ng ano, release ng hangin, yung sauce pumapasok sa buong manok. So, yun, juicy rin yan. Pero, ang tendency kasi niyan, pag tinatumbler mo, kasi pinaikot-ikot yan, guys, eh. Pinaikot dahil yung ano mo, yung timpla, powder, ay minimix siya sa loob ng malaking tumbler. Halimbawa, mayroon tumbler na kasya mga, ano eh, 200 pieces na manok, 100, sa pangmaramihan na ba. So, nag-absorb, in-absorb niya yung timpla. Mas ano nga yun, guys, pero sa tingin ko, hindi siya effective dahil pag palagi mong pinitumbler yung manok, malamang masisira yung ano, balat or yung salaman niya na ano siya, guys, na compress kasi siya, parang lata yung manok. So tingin ko kukuntit na lang ang gumagamit diyan. So yung pinaka latest talaga, yung latest na paraan ng pag ano, pag marinate ay yung katulad sa atin, ininjik na natin, guys. So wala nang matatapon dahil katulad ng sinasabi ko, nagugamit sila ng container tapos sinasubmerge yung lahat ng manok and then after that yung lahat na hinanguan nila, yung naiwan na mga sauce or yung minamarinate ay tinatapon nila. So napaka-costly yun. Ito sa atin, meron tayong timpla na concentrate, in-inject na directly doon sa ating mga manok. So wala nang tapon. So diretso nang inaabsorb. And then pwede mo na rin lutuon kaagad. Hindi katulad ng yung marination na isa-submerge mo pa, it will take 4 hours, at least 12 hours pa daw bago lutuin. So, yun ang traditional. Itong sa atin, guys, pagkatapos mo ng inject, lahat, lutuin mo na, pwede, mas masarap pa nga eh. And then, pwede mong i-store pa rin dun sa freezer. Diretso mo na yung store, the next day, gagamitin mo kaagad. Kahit ilang araw pa dyan sa storage, magagamit mo na. So, yun ang mga different types of marination. So sa atin, as I said, gumagamit tayo ng injector, yung tulad ng nakita nyo na palpak daw, yung ating yellow na injector, na which is very efficient, guys. Huwag kayong maniwala din sa iba na nagpakamagaling namang wala namang sinasabi. So ayun, guys, yung ano natin, yung ang ating mga
different kind of marination. So dagdag sa ating ano, dagdag sa iba pang mga paraan para paano magiging juicy ang ating manok ay siyempre, yun nga, oh, tamang init, tamang oras sa pagluto. And then yun, yung ini-inject natin. Imagine guys, yung sa normal lang na manok na walang injecting solution ay juicy na. So, pag i-injectan po natin, how much more? So, lalo nang magiging juicy. So, kung paano in-inject guys, yun ang isa din sa magiging palpak kayo doon kung hindi tama ang inyong pag-i-inject. Titingnan nyo guys doon sa aking dyan, makita nyo naman dyan ngayon sa paano namin i-inject. Yan ang procedure namin. Kung mayroon kayong ibang procedure dyan, mas maganda pa. Pero yun ang procedure natin, paano natin ini-inject ang ating solusyon. Ayun, so, ayan na guys, mayroon ka ng injecting, mayroon tayo injecting solutions, injectan mo na yung manok mo, syempre, talagang magjujuicy na yan. Marunong ka ng mag-control sa init, tamang oras sa pagluto. So, wala na rason, hindi maging juicy pa yan. So, pang tatlo, kailangan guys, yung manok nyo ay huwag nyo masyadong ibaba dun sa init. Kung naluto na yan, after 45 minutes, iakyat nyo na sa taas. Iakyat nyo na sa taas para hindi na siya ma-dehydrated. Lalo na pag sa uling guys, yung karamihan nagiging ano yan, nagiging dry yan dahil sobrang ano yan, sobrang init eh. Halimbawa, niluluto nung tanghali tapos di na binta, umabot ng hapon tapos pinabayaan nila doon sa baba na masyadong mainit. So, na-dehydrate na siya. Although masarap yan, pero kulang na sa sauce yan. Kung bumili ka ng lechon manok na alas 3, alas 2 ng hapon, so medyo ano na yan, medyo mag-expect kayo na medyo dry na yan dahil nga hindi na yan ganong ano, baka malamig na yan eh. So dapat guys, para manatiling juicy yung manok nyo, kailangan keep it warm. Warm palagi. So paano magiging warm yung manok nyo na nasa lechon na uling? So kailangan medyo mayroon pa rin siyang uling sa baba na naka doon sa baba ng manok nyo na palaging nawa-warm pa rin siya. Kasi pag nagiging malamig yan, so kanino, paano naman maging juicy kung malamig siya, di ba? So walang juice ang manok nyo kung ito'y malamig. So you have to keep it warm, lalong-lalo na sa oras ng tanghali hanggang hapon. So kaya tandaan nyo, para maiwasan yung mga ganon, mga dry o tuyo na yung manok, so ano niyang, you have to limit your ano, yung lulutuin. Yung kasya-kasya lang sa tanghali and then half cook lang muna. Tapos hanggang hapon na naman luluto kayo ulit. Ano lang guys, kukontrolin nyo ang oras sa paraan para palaging juicy ang inyong manok. So as yung pang-apat, iwasan nyo magiging malamig. You have to keep it warm palagi and then iwasan nyo ng lalamig. Kasi pag malamig na talaga yung manok nyo sa taas, pangit mga kain, malamig pa. So wala ng juice din. Pag pag-check mo yan, yung juice naman ng manok, pag nasa ano na eh, medyo sticky yan eh. Pag means sticky, pag init. Eh pag hindi na yan maging juice na sticky, kung malamig na siya dahil dumidikit na siya sa laman. So wala na siyang sauce. Diba? So ayun guys, yun ang naman ang pinaka-basic na mga tips kung paano magiging juicy ang inyong manok. So, yung actual dyan sa pagluluto, titingnan natin doon sa channel ni Madam Rax. Pakita natin kung paano ang pagluluto, tamang pagluluto sa uling ng lechon manok. Kung paano magiging juicy. So, abangan nyo guys sa channel yan ni Madam Rax. Doon natin yan panoorin. Kasama din ako doon. Mag-collab kami ni Madam Rax. Okay? So, sana mayroon kayong natutunan sa ating first vlog. At huwag niyong kalimutan na dito lang tayo, handa tayong tutulong. Alam ko marami kayo dyan nag-inquire, sobrang dami na guys. Pasensya nga sa ibang hindi pa na ano na entertain natin. So I prefer na yung gusto talaga, pwede naman kayong tatawag sa akin. Huwag lang kayong mag-comment dyan kasi yung mga ibang kasing comment parang nag-inquire lang ng ano samantala. So ang hirap minsan pag ano, kung gusto talaga nyo, pwede nyo akong tawagan dyan sa number ko, tatanggapin ko yung mga tawag nyo dyan sa pati dun sa Messenger. At shout out nga pala natin sa aking mga partners dyan sa Luzon, si Norman Sereno, si Randy Fariñas, si kapatid ko si Cherry Alfiscar,
dyan sa Marulas, Valenzuela. At sa ating mga bagong partners dyan, hindi ko na lang babanggitin guys dahil super dami na rin nila. So, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating produkto. So, kayo naman, pwede kayong mag-share dyan sa ating mga kapitbahay, ano, kapitbayan na gusto rin makapag-negosyo. Share nyo rin guys, itong video natin, share nyo, subscribe nyo siyempre, share nyo, subscribe at pindutin nyo ang notification bell para ma-inform kayo palagi sa ating mga susunod na videos. So, this year, expect tayo, marami pa tayong darating na vlog na very informative. Dito lang yan sa channel ng Food Daddy. Maraming maraming salamat po at sana po ay mayroon kayong natutunan sa ating video na ito. At huwag kayong magsawa na manood pa sa ating ibang video dyan, lalong-lalo sa ating live. Marami kayong makukuhang tips dyan. At bukas, January 17, panoorin nyo ang ating live guys. First live natin yan for this year 2021. Q&A din tayo guys. Tatanggapin natin yung mga tanong about the business. Lechon Manok Business, Limpo at saka Lechon Valley. Open tayo guys dyan bukas. Kaya abangan nyo, 1 PM pa rin tayo mag-start. Hanggang matapos tayo, pwede tayo ma-extend ng, kasi yung live naman natin I expect is only 1 hour. So bukas, first ano naman natin, first day ng ating live bukas sa this year 2021, pwede natin mag-extend hanggang mayroon pa rin nagtatanong. Okay? So maraming maraming salamat po at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click again yung notification bell para notified kayo sa mga darating nating mga videos. Okay, maraming maraming salamat po at magandang gabi na po.